Magandang araw. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano maglagay ng text sa isang picture file. For example, pipili muna tayo ng picture sa ating mga choices. Halimbawa, ang napili ko ay ito. Ito yung picture galing sa ating gallery. Sa ilalim, may makikita tayong limang choices. Send, favorite, edit, delete, and more. Itatap natin yung word na edit. Once natap na natin ang edit, ito naman ang pagpipilian. Photo enhance, crop, filter, sticker, doodle, beauty, text, adjust, then mosaic, blur, and erase. Pipiliin natin yung icon ng text. Pagka-click natin ang text, pipili tayo ng kulay na gagamitin natin para sa text natin. Una ay yung pula, then yung orange, yellow, green, cyan, violet, black, and then white. Para sa picture na to, ang pipiliin ko ay black. Sa katabi ng color na icon ay size. Pwede nating makita yan, size, pag tinap natin siya. Merong maliit na dot and then may malaking dot. Itong maliit na dot nagre-represent sa manipis na line. While the bigger dot, siya naman yung bold letters. So ngayon, lalagay ko lang naman ay yung maliit na line. And then, i-check ko siya. Okay. Pagdating sa text, magtatap ako sa screen para doon sa lugar na gusto kong lagyan ng text. For example, si Sky. Yun, lumabas na yung enter text. Dito tayo magta-type ng word na gusto nating ilagay. For example, hello everyone. Then punctuation mark. Tatap mo ngayon yung word na done. And then para mapalitan ng kulay niya, dahil by default kulay pula siya, ililipat mo ngayon sa black yung kulay. Yan, nakita nyo? Now, paano naman natin siya palalakihin? Dun sa pinakababa ng word na hello everyone, palitan natin ng white para makita ninyo. Yan. Meron siyang arrow pointing to different direction. Pwede nyo siyang itap and hold. Then drag nyo palayo sa word. Makikita nyo, unti-unting lumalaki yung salita. Okay? Pag dilalapit nyo naman sa gitna ng word, lumiliit naman siya. So, ganun. Drag ninyo palayo para lumaki. Now, paano mo naman siya ililipat sa desired place na gusto mo? I-tap ninyo yung word, then press hold, and then tsaka ninyo, huwag nyo bibitawan para malipat nyo sa lugar na gusto nyo paglipatan. For example, ang gusto ko maliit lang. Yan. And then, gusto nyo pumili ng size, pwede naman, lalakihan nyo siya. Ayan, naging bold siya. Nakita nyo yung diferensya? Maliit, and then bold. Okay, so pwede namang bold siya or manipis siya. And then, once you're done with that, pwede mo palakihin ulit. Pwedeng palaparin or gawing bold. I-check mo na, itatap mo na yung check mark para pag-fix na siya doon sa picture. And then, kapag gusto mo namang maglagay ng signature or initial, pwede mo namang gamitin yung icon na doodle. Sa doodle, pwede kang pumili nung parang freehand string para makasulat ka ng, by default kasi, yun ang nakalagay dyan. By default, yan, pwede kang magsulat ng freehand, kahit anong direksyon. Pwede mo rin mo siyang burahin by tapping the undo icon sa taas. Okay. Or pwede mo rin i-X to. Babalik ka naman sa simula mo kanina. Inundo ko siya, tinap ko yung undo sa kabila, napunta naman doon sa
kabila yung may kulay. So yun, bumalik naman yung uli, tap mo uli yung undo, pabalik ulit sa wala pa siyang image. No? Ano naman po itong color? No? Pwede mo palitan yung color nung brush mo or nung doodle mo. Pwede mo siyang gawing green. Ayan, makikita nyo naging green na. Okay. Undo ko muna ha. Okay, pwede rin siyang palitan yung size. Ano yung size? Mula maliit. Maliit. Sumunod na medyo malaki. And then yung pinakamalaki sa lahat o pinakamalapad. Ayan. Yun yung pagkakaiba ng tatlo. Alisin muna natin ulit. Balikan ko uli yung brush. So brush kasi, ang pagpipilian nyo dito ay yung limang kaninang tinuro ko. Sinabi ko. Yung freehand, yung dash, square shape, oval shape, and then the arrow. So, ang gagamitin nyo lang is yung freehand na icon. Okay. And then, kapiliin tayo ng kulay. Pwede namang kulay puti. Uli. O pwedeng kulay violet para kay Miss Maganda. And then the size, pili tayo ng katamtaman lang para lagyan natin siya ng puso. Or kung gusto nyo, initial or signature ninyo. And then once you write already kung ano yung gusto nyong isulat, pwede nyo lang itap yung checkmark. And then, pag wala na kayong masyadong gagawin, magagawa na kayo ng text, makalagay na kayo ng freehand image or freehand writing, pwede nyo lang itap yung that. Once it's done, ayan na siya. Ito yung dati, ito na yung ngayong bagong picture. Ganun lang kadali. So, pwede nyo itry, and then pwede nyo na siyang isend kung kanino na yuman gustong isend sa Messenger, sa newsfeed, or sa ibang social media application. That's all for today. See you again next time for another how-to sa ating channel. So don't forget to visit our channel. Click the notification bell para makakuha kayo ng bagong ma-update kayo sa mga bagong videos na lalabas natin. Thank you and good day.